magandang tanghali sa ating lahat mga kababayan, and welcome back to my channel Jing No Boundaries. And for today, iba yung environment natin. Nandito ako sa MOA, and titignan nga po natin yung kumakalat sa YouTube na nasadsad na barko dito sa may seaside. And sa lahat po ng kababayan natin na hindi pa nakasubscribe kay Jing No Boundaries, please click the subscribe button and notification bell para po ma-update kayo sa aking mga video. And ayan mga kababayan, pinapakita ko lang po yung kapaligiran ng MOA kasi karamihan sa atin hindi na po nakakapag-mall. Especially po yung mga outside Manila, yung mga kababayan po nating outside Manila. Ayan, dahil nga po sa pandemic and hindi pa rin tayo masyadong makapaggala. So, itutur ko muna kayo dito sa Seaside MOA. Ayan. So, kung nakikita nyo po yan, yan yung barko na nasadsad sa MOA. Seaside MOA. So, nagsilbing tambayan na po ng mga kababayan natin. Marami pong nakatambay dito sa banda ng Seaside. Kasi nga po, tinitignan nila. Gaya po natin, tinitignan po nila yung Peter Rona cargo vessel na nasadsad po dito sa may wall ng Seaside. Ayan. So pupuntahan po natin yan, lalapitan po natin yan mga kababayan. But before that, shout out po muna sa lahat ng kababayan natin na sumusuporta sa ating channels. So monetized channel na nga po tayo mga kababayan nang dahil sa inyong suporta. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking channel. So nakakamiss lang. Kulay na lang po sila mga kababayan kasi nga po yung mga tumamang bagyo, yung mga ulan, parating pag-ulan dito sa Manila, kaya medyo kinakalawang na po sila. Pero syempre andyan pa rin po, and ayun nga, nakalock pa rin sila. So, ayun yung mga pangalan ng lovers natin. And love luck sa MOA, sana all may love luck no mga kababayan. Pero okay lang, dadating tayo dyan. So it's a cargo ship, cargo vessel na napadpad dito sa MOA dahil nga po sa labas ng yung Ulysses ng mga nakaraang araw. And ito ay may nakalagay na pangalang Peter and Rona. Ayon po sa mga news po, may tatlong crew dito sa loob noong kasagsagan ng bagyo na anak po itong vessel na to. Pero huwag po tayong mag-alala kasi safe naman daw po yung crew. Pero ang hindi lang po natin na alam is kung andyan pa rin po sila sa loob until now. Yan, sabi po is may nakapasok po na tubig dito sa loob ng ship, but yung damage nitong overall na vessel hindi naman ganoon kalala. Ayan, so nakikipag-ugnayan pa po yung mga crew sa company kung paano po nila to aalisin, at the same time kung kailan po nila to tatanggalin dito sa MOA. So ayan mga kababayan, ito yung malapit ang picture ng Peter Rona na nasadsad dito sa MOA. And luckily mga kababayan, wala naman pong nag-spill dito na oil, no? Kasi kahit paano, mayroon itong oil na laman nitong
cargo vessel. But luckily, hindi naman po nag-oil spill dito sa may banda ng... Ayan, so parang domestic to. Not sure lang po mga kababayan kung domestic vessel ba to or mukha namang domestic. Pero hindi lang po natin alam baka to international vessel. Ayan, so nandito pa rin po siya sa MOA. And may mga kababayan po tayong tumitingin. Ayan, dito nga po sa nasadsad na barko dito sa MOA. So yung mga crew daw po na na-trap dito sa loob is binibigyan naman daw po ng food. But hindi ko lang po sure kung until now is andito pa rin po sila sa loob. So, nagsilbing attraction na po ito sa MOA. Laman po itong vessel sa loob. Ayan. So, hindi pa tayo nagkakamali. May nagbabantay sa loob. Ayan. So, sabi po sa news, nakikipag-ugnayan na po sila kung paano nila ito matatanggal. Maaalis dito sa area ng MOA. Ay, mga kababayan, sa mga nagtatanong kung saan ito banda nasadsad, dito sa may seaside MOA, medyo bandang south na po. So, malapit na po ito sa Buffet 101. Ayan, malapit na po ito sa Conrad. Ayan. Sumilip dito sa Kitarona dito sa MOA. Dito pa po siya mga kababayan. Ayan. So thank you for watching po my vlog. See you po sa aking next vlog. See you po sa aking update. Thank you for watching. Once again, this is Jing No Boundaries and isang magandang hapon po sa ating lahat. Ayan.